Kamusta po kayo lahat dyan, mga ka-guys, mga kaibigan, kabayan? Ngayon po ay gagawa po ako ng sapasito ricino, ang tawag dito sa Argentina. This is around zucchini field of minced pork. Ngayon guys, samahan niyo po ako. Ito po yung mga ingredients natin. This is dito tawag sa Argentina sa pasito, pero sa iba tawag ay zucchini. This is organic. This is from my plants and my garden. This is the minced pork, cheese. We have salt, black pepper, one egg, and beef cubes, onions, and garlic, and vegetable cooking oil. Yan lang guys yung mga ingredients natin. Samahan niyo po ako. Sige guys, mag-start na po ako magluto nito. Simpleng pagkain po ito at healthy food po siya. Sige guys. Guys, ito na po yung sapasito o zucchini. Gagawin po natin dito ay bubutasan natin dito, tapos yung laman tatanggalin natin. Ganito ang gagawin natin. Samahan niyo ako. Baling tatlong piraso lang gagamitin ko guys, kasi para lang naman sa amin itong dalawang mag-asawa. Malalaki po siya. Ganito siya guys ang laman, di ba? Ganito yan. Tapos ang gagawin natin is tatanggalin ko po yung laman. Ganito po siya. Ayan, nakita nyo? Ganito rin ang gagawin ko sa kabila. Tapos, yung tinanggal natin dito, guys, igigasa natin kasama yung minced pork. Tapos, ibalik ulit natin. At ito, gagamitin din natin. I-ano natin siya. Hiwain ng maliit. Tapos, ihalo. Para walang masayang. Mahilig po ako sa ano, sa mahilig po kami sa gulay. Ganito yung ano, dito yung kinanggal ko sa taas, yung takay, parang ano niya, ito na po siya. Ihahalo po natin sa tinanggal natin. Tapos gagawin natin ulit yung iba. Ganito ulit. Kutsara lang gamitin nyo guys, para hindi masira. Napakasimpleng ano lang to gawin at saka simpleng pagkain pero healthy. Kaso lang yung iba naman siguro hindi naman yung iba may tao hindi kumakain ng gulay. Ako kasi simula pa nung maliit kami, lumaki kami sa gulay. Yung sa palayan, sa gilid ng mga palayan, yung kahit anong gulay, doon kami nabuhay. Hindi po kami nasanay sa mga karne o ano. Sanay kami sa gulay. Yung tawag sa amin sa Iloilo,
kasi po taga Iloilo po ako, laswa. Yung laswa, kahit anong gulay na mga dahon-dahon, lagyan lang ng ano, ng sabaw. Okay na yan sa amin, kahit walang isda o ano, basta gulay lahat. Kaya yun ang kinakasanayan namin. Itong gulay na to wala sa atin. Dito lang to sa Argentina. Ewan ko kung anong pang party sa eh. Sa ibang party ng bansa mayroon ganito. Kasi never ko to eh nakita sa atin. Nung, kahit nung sa Singapore ako nagtatrabaho o sa Germany. Kasi bit-bit ako ng amo ko kaya akong nakarating dito. Never ko to nakita. Dito lang to sa Argentina. Yan na guys. Yan na. Nagawin natin ngayon, isusunod natin, igigisa ko to yung minced pork at saka yung laman ng zucchini, ito, yung sapashito. Sige guys, sandali ah. Guys, ito na po, igigisa na po natin yung peeling ng zucchini. Maglagay po ako ng konting vegetable oil. Yan. Konting-konti lang, huwag masyado. Tapos, we need to saute the garlic, igisa natin yung garlic. Yan guys. Yan. Napakasimple lang po. Pag nag-brown na po yung bawang, with the garlic, it's like a little bit brown, we need to put next the onions. Bango guys. Tapos mamaya wala na akong nara kumain pag naamoy ko na ito lahat. Yan. Pasensya na kayo sa aking pagbibideo. Minsan, tagilid. Kasi po, yung cellphone ko at ang pinapatungan ko ng cellphone ko, tabingi. Next guys, ito na po. Golden brown na yung bawang. Ilagay na natin yung onion. Next. Wala po kayong ano, sa pasito, zucchini, pwede rin po yung bell pepper na malalaki, yung kulay pula o green, pwede rin magawang gamit po style. Pwede rin po eggplant, o talong yung malalaking talong, yung dito sa Argentina, yung talong malalaki, pwede mo yung putulin half, tapos pwede mo ganito hindi. Sa panahon ngayon guys mahirap, diba? Ang mahal ng mga bilihin, kaya ako magka-try lang ako na ginagawa ko lang yung mayroon ako sa garden at may kunting karne, pero hindi rin kami mahilig sa karne, minsan lang pinagbibigyan lang yung asawa ko kasi naghahanap din. Pag nagkulay transparent na yung onion guys, ilagay ko na yung minced pork. Bali ano lang yung minced pork ko, 200 grams. Kunti lang naman kasi eh. Nilagay ko. Dagdagan natin ng konti apoy para dagdagan. Muna guys, ilagay na natin ito yung minced pork. Haluin lang natin hanggang maging brown din ang maluto. Pag medyo brown na siya guys, ano ko na yung naiwan na yung sa dulo ng ano, ng zucchini o sapashito. Balikin na ko maliliit at saka yung tinanggal ko sa loob, ihalo ko to sa karne dito, sa minced pork para magamit. At ito ang magbibigay ng konting lasa din sa minced pork. Tapos magdagdag pa yung panlasa mamaya, yung cheese.
Ginagamit ko pala, guys, yung kiso, yung cheese ay mozzarella. Wala akong grated na mozzarella, kaya gagamitin ko na lang yung ano, ihiwa-hiwain ko na lang kasi bumili po ako ng porky kasi mas mura kaysa sa grated na separate na bibili. So na guys, oh. Okay na siya. Ihalo na natin yung zucchini o sa pasito na nahiwa sa maliit. So na siya, guys. Tapos, habang halo-haloy natin, lagay ko na yung cubes, yung beef cubes. Bali yung nilagay ko na asin, ano lang ha, half teaspoon lang, kasi ito yung magbibigay ng lasa eh, yung beef cubes. Tapos, ilagay na rin natin yung black pepper. Tsaka yung half teaspoon na asin. Yan lang guys, halo-haloyin lang natin, maya-maya luto na to. Tapos, lagay na natin eh, ano na natin dun sa loob ng ano ng sopino, siya pa siya ito ibabalik, pero lagyan na natin ng cheese at saka egg. Hayaan ko muna siya maluto yung konti sopino ito, bali mga 3 minutes lang. Hindi ko ito nilagyan ng tubig guys ha, kasi nagtutubig ito yung sopino ha. Kayo nang bahala sa panlasa nyo. Kung kulang sa asin, kayo nang magdagdag. Pero ako hindi masyado maalat kasi babawas kami ng asin. At yung cheese mamaya, magbibigay din naman ng lasa pa eh, dahil maalat din yung cheese. Simpleng tanghalian na to guys. Pwede rin dito kung wala kang ano, wala kang minced pork. Alam mo, na-try ko na dati do, nung sa ano ako ng amo ko. Yung ano, yung shrimp, i-ano mo siya, tantadin mo siya maliliit para maging minced pork din. Ang sarap kaya, mas masarap. Malasa pa. Yan na guys, ito na. Yan na. Ito na po, ito na po yung ano, yung cheese. Kinat ko yung cheese. Tapos ito yung one egg, ihahalo ko dito. Ito guys, haluin ko yung itlog. Ganyan lang siya guys, ha. Tikman niyo muna bago niyo ano kasi ayaw ko naman na sobrang ano. Ganito siya guys, ilalagay na natin dito. Yan. Bali, ano, 40 minutes lang to sa oven. Huwag naman masyado malakas yung apoy. Huwag naman mahina. Tamang-tama lang. Tapos, bali, tatakpan ko siya ng, ano, ng, alam mo yun, ng foil para mapadali yung luto. Tapos, lalagyan po natin ng cheese sa loob. Ganyan guys ha. Diba simple lang. Mozzarella yung nilagay ko. Malinis yung kamay ko. Baka sabihin nagkakamay. Malinis po yung kamay ko. Naghugas po ako. Diba ganyan na yan. Tapos tatapon ulit natin ng filling niya. Bali yung cheese na sa gitna. Para magkalabas ang cream cheese. Ganyan lang siya. Tapos ito. May sobra to guys. Hindi ito maubos. So sobra to. Yan. Sana tama lang magkasya sana to. Huwag lang sumubra. Tama-tama lang. Yan. Yan lang guys, napakadali, di ba? Tama-tama lang. Walang sobra, walang kulang. Yan siya guys. Ay, thanks. Tapos ilalagay ko sa oven. 40 minutes. Kung mahina pa, dagdagan nyo pa. Yan lang.
So, lagyan natin ng cheese sa taas. Tapos, takpan natin ng aluminum foil. Ayan na guys, lagyan natin sa oven.